ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Magdamag at halos maghapon ang nararanasan ng malakas na pag-ulan sa Metro Manila at mga karating lugar. Magpapatuloy pa kaya ang ganitong panahon? Makibalita tayo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani. Mark, naglandfall nga ang Tropical Storm Mario dyan sa May Cagayan kanina at binabaybay natin ito ngayon ang Babuyan Channel. At dahil sa bagyo, nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal No. 2 ng Pag-asa sa mga probinsya ng Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands at Batanes Group of Islands, Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Manatiling I am ready po sa masungit na lagay ng panahon sa mga nabanggit na lugar. Signal number 1 naman sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur at La Union. Makararanas naman ang mga lugar na ito ng malakas na hangin at ulan. Pinag-iingat din ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide. Makikita sa track ng Pag-asa na patuloy na tatahakin ng Bagyong Mario ang dulong Hilagang Luzon. Pagkatapos ay iikot ito at liliko patungo ng Taiwan. At maaaring sa Linggo ng madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mangtani, nakakagulat po no, yung dami ng ulan na binuhos nitong Bagyong Mario. Ano kaya ang dahilan at naging ganito katindi ang ulan, Mangtani? Mark, unang-una kasi yung posisyon ng bagyo nandito sa may silangan ng Luzon. Pagka kasi ganitong mga buwan, pag ang bagyo ay nasa may silangan ng Luzon, asahan mong hahatak yan ang hanging habagat. Samahan pa yan ng mabagal na pagkilos nitong si Mario habang patungo dito sa may Northern Luzon. Kaya ang nangyari, mabagal siyang kumikilos patungo ng Northern Luzon, patuloy naman yung paghatak ng hanging habagat. Kaya matitinding pagulan yung naranasan, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi halos sa buong Luzon ngayong mga oras na ito. At huling namataan ang sentro ng Bagyong Mario sa layong 37 kilometers northwest ng Aparicagayan at taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot naman ng 100 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. At base sa datos ng The Weather Company, makararanas pa rin ng ulan ang buong Luzon ngayong hapon at gabi, lalong-lalo na yung western section na kung saan malayo yung bagyo pero patuloy yung paghatak ng habagat nitong si Mario. Ang ibang bahagi ng bansa, katulad yan sa Visayas at Mindanao, asahan din yung mga pag-ulan pero mahihina na lamang. At ngayong weekend, magiging maulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ito yung Northern Luzon at Central Luzon. Araw yan ng Sabado, maulan sa may western section. Pero pagdating ng Linggo, yung Ilocos provinces na lamang ang aasahan natin na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, magiging makulimlim buong weekend, pero papahina ng ulan pagdating ng Linggo. May gale warning pa rin ang Pag-asa sa western seaboard ng Central Luzon, seaboards ng Southern Luzon, kasama itong Palawan, lahat ng seaboards ng Visayas at ang eastern seaboard ng Mindanao. Posibleng umabot sa 5 metro ang taas ng alon dyan, kaya po delikadong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, nasa ilalim pa rin ang red rainfall warning ang Metro Manila, Bataan, Zambales, Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. Malakas na buhos ng ulan at matinding bahapo ang inaasahan sa mga nabanggit na lugar. Orange rainfall warning naman ang nakataas sa probinsya ng Quezon at Pampanga. Mataas ang posibilidad na buma sa mga naturang lalawigan. At nakataas po ang yellow rainfall warning dyan sa Tarlac, Nueva Ecija, Iloilo, Northern Palawan, Occidental Mindoro, Aklan at Antique. Kaya mga kapuso, maging I am ready po sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar. Mamayang alas sa isang hapon, maglalabas uli ng bagong rainfall warning ang Pag-asa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.